Ito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Muli po ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat, minsan pa po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa isang gintong pagkakataon pong muli upang mapasalamatan ko siya, mga minamahal, sa mga himala niya sa aking buhay, mga minamahal. Ako po'y nagkaroon po ng mabigat na karamdaman, mga minamahal, kaya po ako'y napunta sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, sa haba po ng pagiging born again ko po sa ibang gawain, 20 years po akong naging born again. Sa ibang gawain nga lang po, mga minamahal, walang pagbabago ng buhay, walang kabanalan, mga minamahal. Kung ano po yung kasuutan ng sanlibutan, ganun din po yung kasuutan ko. Bagamat pinitraining na po kami para magturo ng mga baguhan. Alam niyo po, mga minamahal, walang pagbabago ng buhay. Kung anong sama ng ugali, siya rin sama po, mga minamahal. Hindi po nagbago ang aking buhay sa aking dinadaluhang gawain, bagamat ito'y born again. Alam niyo po, mga minamahal, wala po dito yung aking beloved husband na sa ibang bansa. Kung ako po'y magbiro, mga minamahal, sa mga lalaki, mga minamahal, dahil ko pa po yung prostitute sa sama nang lumalabas sa aking bibig, mga minamahal, karumal-dumal sa ating pinakamamahal na Pinoy Jesus. Hindi ko po binababang aking sarili, mga minamahal, nais ko lamang luwalhatiin, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Pinoy Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako pinakadako po sa lugar na ito, dahil ang panalangin ko po, sana po huwag po ako ma-radiation. Dahil nagkaroon po ako ng karamdamang cancer. At yung pong beloved sister ko po, mga minamahal, Adult Square po, sa dako po ng Pangasinan, mga minamahal, Dagupan Outreach. Tunay na matagal na po akong sinisirain, mga minamahal, hindi po ako naniniwala. Sabi ko po, imposible yung mahimala sa inyo. Ngunit nung ako pinagkaroon ng karamdamang cancer, mga minamahal, nang ito yung beloved sister ko. Sa haba po ng kanyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Pinoy Jesus, 16 years po yung beloved sister ko na nag-aayuno lagi para lang makakilala kami ng beloved mother ko. Ngunit ako itawagin sa isang mabigat na karamdaman, mga minamahal. Nakangiti yung beloved sister ko. Patutunayan ko sa iyo na Jesus Miracle Crusade International Ministry ay totoong miracle. Sabi po niya, praise the Lord. Minamahal, sa dako po ng USD, yan po yung doktor ko, mga minamahal, mga specialist ng doktor. Yung pong pinapadala ng beloved husband ko, halos yearly, may mga sakit po akong bago. Nagkaroon po ako ng glaucoma, diabetes, kung ano-anong sakit, hanggang sa cancer nga po. Alam niyo po, mga minamahal, ako'y operahan. Ang panalangin ko, pagkakitan ako ma-radiation. Dahil yun po ang kinatatakutan ko, mga minamahal, dahil mabigat na gastusin. At hindi lang po yun, mga minamahal, sabi nga po nilang cancer bumabalik. Kahit irradiation ka pa. Alam niyo po, mga minamahal, sinabi sa akin ng doktor na malaki ang gastusan buwan-buwan pag ni-radiation. Ngunit totoo pong propeta ang beloved evangelist Rudy Stradal Medal. Praise the Lord. Alam niyo po, pinagpala po ako na sa aking buhay, ang aking sister kabilang sa gawain ito. Through the prayer of beloved Pastor Rudy Stradal Medal, dumalo po ako dito ng overnight, nagpabautismo po ako, sabi ng sister ko, magpabautismo ka. Alam niyo po, mga minamahal, ang panalangin ko po dito, wag ako ma-radiation. Totoo pong himala nga ang Jesus Miracle Crusade. Talaga pong Jesus Miracle Crusade. Dahil totoo pong himala. Dahil sa prayer po ng propeta, mga minamahal, na araw-gabi na kaluhod, pinagpala po akong hindi ma-radiation sa USC, mga minamahal. Clear na po yung cancer ko nung lumabas. Maraming salamat sa pinakamamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po biro ang maglingkod dito. Napakabigat po. Sa mga baguhan, mga minamahal, naging baguhan din po ako. 3.5 years na po ako sa paglilingkod sa banal na gawain ito. Nung ako pinasa ospital sa UST, 1 month po ako dyan, year 2010. Alam niyo po, mga minamahal, inisip kong mabuti kung ako po'y magpapatuloy sa paglilingkod dito. Dahil po sa aming trabaho, miniskirt po yung uniform, bagamat bestida. Naka-makeup po ako, naka-lipstick, mga minamahal. Lahat po yan, naka-alahas, iniisip ko kung ako po'y dadalo pa rito at babalik. Ngunit nangako ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, tatalikuran ko ang lahat. Pagalingin mo lang ako, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko po. Dahil malilit pa po yung beloved children ko, yung bunso ko po ng 3 years old. At yung panganay ko po ay 12 years old, mga minamahal. Ngunit hindi po ako nagkamali ng dadalawang gawain. Mula po 2010 hanggang sa kasalukuyan, pinagpala po ako, mga minamahal, na nakakadalo po bagamat 2 times a week lang po. Overnight po and Sunday dahil po may pasok po kami ng Wednesday. Alam niyo po, mga minamahal, nagpatuloy ako. Nung una, ang aking papuri 30 minutes lang, minsan 15 to 30 lang dahil hindi ko pa po alam ang awit.
Ngayon po mga minamahal, pinagpala na po ako lubos. Alam ko, napakarami ko na pong alam na awit na kung aawitin ko po lahat more than 2 hours, mga minamahal. Salamat sa balang nagawang ito through the prayer po ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista. Talaga pong totoo ang prayer ng mahal na pastor, yung pong ugali. Amen. Alam niyo po mga minamahal, yung napakasamang ugali ko, yung makarumal-dumal na kabastusan na aking ginagawa mga minamahal. Lahat po yan, inalis ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Minamahal, yung pagiging parang day ko pa po, mainam pa po yung prostitute. Dahil alam mo prostitute, ngunit alam ko po mga minamahal, born again po ako sa ibang gawain, walang pagbabago. Ngunit dito po totoong propeta ang nananalangin po dito mga minamahal. Amen. Instant po ang pagbabago po ng buhay ko ngayon po mga minamahal. Kahit isang kalasuan o di kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi niyo po ako mariringgan. Alam niyo po mga minamahal, isang kasama ko sa trabaho na lalaki, hinangaan po niya kung paano po ako magsalita ngayon. Maging sa mga cellphone po nila, sa bodega po namin, pag nagsiselfon po sila, na mga di kaaya-aya, ako mismo ang sumasaway, ang tawag po nila sister. Ngayon lamang po ako tinawag na sister nung nandito na po ako. Kasi po sa pananamit po dito, talagang kagalang-galang at talagang tatawagin kang sister po mga minamahal. Doon po sa dati kong dinadalon mga minamahal, ni walang tumawag sa akin sister. Dahil po sa pananalita ko pong napakabastos. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista dahil may tao po siya. Yung ating bilabad pastor, may tao, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy na nakaluhod na nanalangin. Alam niyo po mga minamahal, pinagpala po ko 3.5 years po dito. 3 lamang po ang pinupuntahan ko mga minamahal, trabaho, bahay at gawain. Alam niyo po kung niyayaya po ako sa mall kasi po dati yun po yung libangan ko. Lagi po sa mall, panonood po ng TV, mga minamahal. Sa aming bahay, may laptop po ako na binigay ang beloved husband ko para po kami mag-internet, mga minamahal. Ngunit lahat yan, naalis, mga minamahal. Yung pamamasyal ko po sa mall, mas nanaisin ko pa po umuwi agad sa bahay. After work, bahay agad, kahit saan mo ako padaanin, mga minamahal. Hindi po nila ako nayayaya kasi po magpupuri pa po ako. Ganon din po sa umaga, mga minamahal, 7 to 9. Alam niyo po sa mga baguhan, mga minamahal, magpakainit lamang po kayo. Pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon Jesus, wala pong cellphone habang nagpupuri. Hindi ko po yan sinasagot kahit beloved husband ko na nasa Riyadh ang tumatawag, walang cellphone sa oras ng pagpupuri ng 2 hours, mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, kahit boss ko pa po yung tumatawag. Binibilin ko sa mga kasama ko sa bahay, 3 po kami. Kahit sinong tumawag, pag ako'y nagpupuri, walang pwedeng umistorbo. Sabi ko mga minamahal, kaya pinagpala po akong lubos mga minamahal. Alam niyo po sa bawat puri, araw-araw po yan, umaga-gabi, ni hindi pwede hindi pumatak ang luha ko sa pasasalamat. Salamat sa ating minamahal at ginagawa ng pastor. Lord. Dahil lagi po ang tinuturo dito, puro kabutihan po mga minamahal. Alam niyo po yung beloved boss ko, may kapatid po siya. Ang anak po niya nasa Metro Bank, mga minamahal. Manager po siya. Ngayon po mga minamahal, minsan sinusundo ko po yung mother niya. Dahil po, senior citizen na po, tumahina ng maglakad, inaalalayan ko. Niririgaluhan ko po nila ako ng kung ano. Nang sabi ko, te, huwag mo ako niririgaluhan. Kasi ang turo ng minamahal at ginagalang na pastor, ang paggawa ng kabutihan walang kapalit, bahala ng nasa taas, sabi ko. Kaya po nagpapasalamat po ako, napakaraming kabutihan ang turo ng minamahal na pastor at natutunan ko rin po dito ang pag-aayuno na dati hindi ko po yung ginagawa mga minamahal, hindi ko kayang hindi kumain. Dahil iiyak po ako, ngunit dito mga minamahal, pinagpala po ako na lagi nakakapag-2 meals. Nang fasting bagamat nasa trabaho po ako mga minamahal, lagi po akong 2 meals sa break time ko po nasa bodega na nanalangin. Nakalhot ako lagi na sabi ko, salamat sa propetang ibinigay mo sa amin. Mahal na Panginoon Jesus na tunay na totoong propeta dahil sa kagrabe pong paglood at panalangin niya mga minamahal. Yung panalangin ko po dapat po hindi makarating sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa grabing pagluhod, pagluha, pag-aayuno po ng beloved, ng honorable pastor, Wildis Chad Almeda mga minamahal, pinagpala po ako lubos. Mga minamahal na lagi pong nadarama ang presensya ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, dumadaan po ang pagsubok sa aking buhay. Napakahirap po ng pagsubok dahil sinumbatan po ako ng beloved husband ko. Dahil po yung kuya ko po na bankrupt sa business, inubos po yung pera namin. Grabing pag-uusig mga minamahal. Masakit man sabihin, sabi ng beloved husband ko, parang nagsisisi siya. Na ako na pangasawa niya dahil inubos ko daw po yung pera niya dahil nasa ibang bansa po siya. Alam niyo po Friday po yung overnight nung tinawagan ako bago po ako dumalo dito. Umiiyak po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, nasa jeep po ako, umiiyak ako.
Sabi ko po masakit, parang lumulubog ako sa kinaroroonan ko. Nung sabihin ko, pinagsisisihan niya na ako na pang-asawa niya. Ngunit alam niyo mga minamahal, dati matigas ang puso ko, mapataas po yung pride ko. Kapag ginanon po ako ng beloved husband ko, hindi ko na yung tatawagan kahit kailan. Ngunit ang turo ng minamahal at ginagalang na pastor, patuloy kang magpakumbaba. Alam niyo po mga minamahal, dumating ako dito, nagpuri. Sa solemn song, umiyak po ako ng umiyak sa mahal na Panginoon. Nilinis ako ng mahal na Panginoon Jesus. Tinuruan po niya ako magpakumbaba pagdating po sa trabaho. Sa best friend ko po sinabi yan, ang sabi niya, huwag mo nang tawagan kahit kailan. Ang mahal mong asawa kahit maghiwalay kayo, ngunit hindi po yan ang turo ng minamahal na pastor. Ang turo ng beloved Evangelist Ruth Estrada Almeida, magpakabuti at magpakumbaba para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, patuloy po ako nagpakumbaba every break time po, umaga, break time hanggang gabi, tinitext ko yung beloved husband ko sa ibang bansa. Ang sabi po niya, hindi na siya uuwi dito. Hindi na po siya tatawag sa amin. Bahala na kayo. Alam niyo po, hindi niya po yung nagawa to the prayer, beloved pastor. Sa araw po mananalangin ko sa mahal na Panginoon Jesus, tumatay magpupuri. Umiiyak po ako, mahal na Panginoon Jesus. Sa araw-araw kong pagtitext, bagamat ang sanlibutan na best friend ko, ang payo niya, huwag na akong tatawag at magtitext. Dahil masama ang sinabi sa akin, ngunit hindi yan ang turo ng mahal na pastor. Patuloy po ako nagpakumbaba, mga minamahal. Amen. Hindi ko po hinintuan ang pagtitext. 2 months lamang po tumawag na po siya, mga minamahal. Maraming salamat sa pinakamamahal na pastor. Praise the Lord. To the prayer, beloved pastor, totoo pong propeta ang minamahal na pastor. Alam niyo po, 2.5 years, umuwi po yung beloved husband ko last December. Alam niyo po, ang dating niya Sunday, pero gawain po natin. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, parang awa mo na, wag mo siyang parating ng Sunday ng araw. Kasi po, daradadalo po ako sa mga nagawain. Pinagpala po ako, mga minamahal, to the prayer, beloved pastor, mga minamahal. Kinabagan po ako na mahal na Panginoon Jesus na wala pa po ako ni isang absent ng Sunday, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Totoo pong propeta ang beloved pastor, nung ako pinanalangin, hindi po dumating yung beloved husband ko ng December 16 last year, which is Sunday po, mga minamahal. Sunday din po, kaya lang madaling araw na po, bali Monday. Kaya nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakadalo pa rin po ako, mga minamahal, sa banal na gawain ito. 40 days po yung beloved husband ko po dito, pinag-leave po ako sa trabaho dahil gusto po niya, pag nandito po siya, nakalive po ako. Alam niyo po, nakita ng beloved husband ko kung paano ako magpuri 2 oras sa umaga hanggang sa gabi, mga minamahal. Naiinip po siya pag hindi niya ako nakikita sa bahay, kasi sa ibang room po ako nagpupuri sa ibang bahay kasi ayoko pong maistorbo. Alam niyo po mga minamahal, January 25 umalis po yung beloved husband ko patungo po sa ibang bansa. Nakahiga po siya, pero hindi ako makatulog nung flight po niya. Lumuhod po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Pinanalangin ko, lumuha po ako. Mahal na Panginoon Jesus, sabi ko, dahil dati po yung aking ugali noon, lagi po mga minamahal yung biruan namin sa text, puro di ka aya-aya karumal-dumal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung araw na wala pa ako dito, doon po ako masaya sa mga kabastusan at di ka aya-aya, mga minamahal, karumal-dumal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nalulungkot po ako. Nawala yung mahal kong asawa, ngunit mula po nung naririto po ako, mga minamahal, panalangin ko po sa mahal na Panginoon Jesus, babalik na naman yung beloved husband ko sa ibang bansa. Mahal na Panginoon Jesus, huwag mo po akong hahayaang malungkot. Patuloy mo po akong kahabagan, mga minamahal. Sabi ko po sa mahal na Panginoon Jesus, panghawakan mo po ako na hanggang sa iyong pagbabalik. Patuloy po akong makakapaglingkod sa banal mong gawain. Kaya marami pong salamat. Umalis na po yung beloved husband ko. Bali, 7 months na po siya sa Riyadh, Saudi Arabia, mga minamahal. Hanggang ngayon po patuloy na hindi ko naramdaman ang lungkot. Mula po nung naririto ako, mga minamahal, hindi ko naalala na nalulungkot po ako, na pinabayaan ako ng mahal na Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo po, nagpapasalamat din po ako dahil Friday night, yun po yung day off sa Saudi Arabia. Alam po yun nila yan sa Riyadh. Yung gawain po natin sa Riyadh, mga minamahal, Friday po yung day off nila. Ngunit pinakikiusapan ko yung mahal kong asawa. Huwag na lang tayo mag-internet ng Friday kasi yun ay gawain namin. Gawin na lang natin Thursday night, sabi ko po. Kaya maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na naunawaan po ng mahal kong asawa yung mga panalangin ko po na sana wag po kami mag-enter na Friday dahil ayaw ko pong umabsent sa banal na gawain dahil yung pagpagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit sa konting bagay lamang po mapaglingkuran ko siya, mga minamahal, masaya na po ako. Kaya po mga minamahal, hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba
ay sa ating nag-iisang Ama sa langit, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.